Magandang magandang umaga po at magandang buhay sa bawat nakikinig ng salita ng Panginoon at nanonood sa kanilang mga tahanan. Nais ko pong basahin sa inyo ang salita ng Panginoon na nasusulat po sa aklat ng mga paayak dito po sa Kapitulo 3. Talatang 7 hanggang talatang 11 po. At ito po yung nasusulat. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal na kapagkakatiwalaan, siya ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara sa anumang buksan niya, at walang makapagbubukas sa anumang saraan niya. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinunod mo ang aking mga turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo ang at payuyukurin ko sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga udyo upang malaman nilang iniibig kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanglibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon, ingatan mo ang mga katangian na sa inyo upang hindi magaw ninuman ang iyong korona. Dito po sa talatang 10, napaganda ang sinabi ng Panginoon, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga. Iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanglibutan. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Alam po ninyo ang mensahe po na nais ko bigyan din ngayong umaga, yung mga bagay na dapat nating pag-ingatan bilang tagasunod ng Panginoon. Maliwanag po yung sinabi sa talatang 10 ng Panginoon, because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation that will come into this world. Ang salita po ito ay makikita natin ang aksyon ay reciprocal. Ano po ang ibig sabihin ng reciprocal? Ang ibig sabihin ng reciprocal, iingatan tayo ng Diyos kung iingatan po natin ang tinuro at inutos sa atin ng Panginoon. Kaya po, mga kaibigan, ang buhay Kristiyano ay isang buhay na limitado at restricted. The life of a Christian is a restricted life and limited life. Ano ang ibig sabihin? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay isang buhay na iwalay sa kasalanan at isang buhay na nakatalaga sa ating Panginoon. Kaya kapatid na nakikinig kayong umaga, kaibigan, mayroong mga bagay na dapat po natin pag-ingatan para tayo naman ay iingatan ng Panginoon anumang klaseng subok ang darating sa mundo. Una, ingatan po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. We must keep our faith in God. Ang sinasabi pong lagi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, kapag nakikita niyang nababahala
nababalik siya ang kanyang mga lagad. Ang lagi sinasabi ng Panginoon, have faith in God. Manalig kayo at manampalataya kayo sa Diyos. Bakit po mahalaga sa bawat isa ang pananampalataya? Sapagkat sinasabi po ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 6, without faith, you cannot please God. Tignan po ninyo yung mga taong walang pananampalataya, walang pananalig sa Diyos. Ang kanilang gaway ay hindi nakakalugod sa Diyos. Una, kailangan po natin ng pananampalataya sapagkat ito ang paraan para tayo ay makalugod sa Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya po ang siyang paraan para tayo ay makipag-ugnay, makipagsalita sa Diyos. Alam po ninyo kapatid, hindi lamang po yan. Ang pananampalataya laging mayroong gantimpala. Kailanman makita ng Panginoon ang pananampalataya sa puso ng isang tao, ito ay ginagalang ng Panginoon. At pangalawa, binibigyang gantimpala ito ng Panginoon. Nakita po natin sa isang paralitiko o sa isang lumpo, ilang taon na pong lumpo. Nilagpitan siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ang sabi ng Panginoon, walang tao na pwede tumulong sa akin doon sa swimming pool. Pero ang sabi ng Panginoon sa mga lumpo, tumayo ka. Dalhin mo ang higaan mo at ang iyong kasalanan ay pinatawad. Pangalawa, nakita po natin sa Biblia ang isang babaeng inaagasan ng dugo. Halos naubos na ang kanyang kayamanan sa kapupunta sa mga doktor. Pero sinasabi ng Biblia, hindi gumaling. Pero nang sabi niya, maipo ko lamang ang damit ng Panginoon na may gagaling. Ang kanyang sinabi ay ginawa at nang maipo niya ang Panginoon ang sabi ng Panginoon sa babae, babae, ang iyong pananampalataya ang siyang nagpagaling sa iyo. At maliwanag din po sa bilangguan ng si Apostol Pablo ay nangangaral doon. Akala po ng bantay bilanggo na wala kanyang binamatayan. At nagplano siya magpakamatay. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Ang sabi niya, believe in God and you will be saved and in your family. Maliwanag po kapatid. Ang pananampalataya ay napakalaga sa buhay ng tao. Una, nakakapalugod sa Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya ay ginagawang timpalaan ng Panginoon. Kung gusto natin maligtas, kung gusto natin tanggapin ang kagalingan ng Panginoon, kung gusto natin makipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, kailangan mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Meron nga po kasabihan, ganito po nabasa ko sa inyo, if you lose your money, nothing is lost. If you lost your health, a little thing is lost. But when your faith is lost, everything is lost. Kaya kailangan mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ng salita ng Panginoon, huwag nating pabayaan mawala, manglupaypay ang ating pananampalataya o ang ating pananalig sa Diyos. Sapagkat ito ang pangako ng Panginoon, anuman ang iyong hingin sa panalangin, kung kayo'y mayroong pananampalataya, ito ay inyong tatanggapin. Yan po ang muna. We must keep our faith in God. Pangalawa, we must keep our sense of obligation to the work of the Lord.
Kailangan po natin ingatan ang ating gawain sa Panginoon. Ang Panginoon, tayo po ay tinawag, tayo po ay niligtas para maglingkod at gumawa para sa Kanya. Maaaring hindi po tayo pastor, maaaring hindi po tayo Sunday school teacher, o maaaring hindi po tayo evangelist. But if we mean that we are really a Christian, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, at we mean business with God, meron po tayong magagawa sa gawain po ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, if you will be faithful in small things, I will make you ruler of many things. Kung ikaw ay tapat sa bagay na maliliit, bibigyan kita ng maganda sa malalaking bagay. Kaya, aking mga kaibigan, opo, iba't iba ang ating talento sa Panginoon. Pero kahit na ang talento natin sa Panginoon ay tayo ay binigyan ng talento ng Panginoon. Ano mang klaseng talento na meron tayo kapag tayo ay tapat na sumusunod at ginagawa natin ito para sa gawain ng Diyos, ito ay pagpapalay ng Panginoon. Maliwanag po yan ang sabi ng salita ng Diyos. At ang pangatlo po na dapat po nating pag-ingatan, we must keep our identity as Christian. Kailangan po nating ingatan ang ating buhay Christian. Mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig na yung maga, tayo po ay nabubuhay sa mundo ito na kung meron mga tao nagsasabi sila ay mga Kristiyano at born again. Pero kung titignan mo sila, ang buhay nila, ang attitude nila, ang kanilang gaway, ay makikita mo na sila ay hindi tunay na Kristiyano. Ngayon, kapanahon po natin, meron po tatlong klaseng Kristiyano tinatawag. Yung isa tinatawag ng mushroom Christian. Ano po yung sabi ng mushroom Christian? When there is a rain, they exist. Kung mayroong ulan, sila po ay lumilitaw. Natatandaan po nung pumutok yung Mount Pinatubo. Pero yung isang pastor na kasama ko at lumabot siya, Pastor, bakit pag mayroong relief, maraming mga miyembro, pero pag walang relief, wala na sila. Alam mo yung sabihin ng lahat, sabi ko sa kanya, ang lahat yung sabihin, lagi handa sa relief. Ganun yung mushroom Christian. Pag may relief, sila po ay nandun. Pangalawa, mayroon po tiyatawa na butterfly Christian. Ito pong butterfly Christian, sila po ay pumunta sa isang kapilya o sa isang another kapilya. Lalo-lalo na kapag sila po ay napagsagnian ng isang pastor ang kanilang, ang kanilang mga gawain na hindi maganda, ayaw po nila yung mapagsabihan, umaalis po sila. At ang pangatlo, ito tinatawag na unyango Christian. Ito po unyango Christian, ito po tinatawag na balimbing. Ang philosophy po ng balimbing Christian yung, if we are in Rome, we do what the Romans do. Kung sila'y naglalasing, nagsusugal, sumasayaw, ganun din ang ating gawin. Kapatid, hindi po yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, kapag naranasan natin, nakilala natin ang Panginoon, bilang sarili natin tagapagligtas, tayo po ay nabago ng buhay. Ito ang palaging sinasabi ni Pablo sa pangalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo, sila'y bagong nilalang na, at ang matandang bagay ay nawala na, kundi lahat ay pawang naging bago. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay
tunay na Kristiyano, naranasan mo at nakilala mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, binago niya ang iyong buhay, your lifestyle, your standard of living is different from the people of the world. Ang estilo ng iyong buhay at ang iyong pamumuhay ay hindi katulad ng pamumuhay ng tao ng ibang sanglibutan. Hindi ba sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Kayo ang asin ng sanglibutan. At sinabi ni Pablo, tayo ang mga aklat na binabasa ng tao. Alam po ninyo, ang tao ng tagamundo ay tinitignan nila tayo kung tayo ay talagang tunay na Kristiyano. They are our proofreaders. Sila po ang editors. Kung meron mali, lagi nilang binabanggit yung ating kamalian. Kaya kailangan aking mga kaibigan, aking mga kapatid, pakita natin ang ating pagiging tunay na Kristiyano. At napaganda po yung pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Dito po sa ating talata, sabi niya, sapagkat matyaga mong iningatan ang utos ko sa iyo, iingatan din naman kita sa oras ng pagsubok na darating sa mundo upang subukin ang lahat ng taong nabubuhay sa iyo. Alam ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig ng salita ng Diyos, kapag nakita ng Panginoon ng mga tao na tayo ay tunay na Kristiyano na nabubuhay, iwalay sa kasalanan at tinatalaga natin ang ating buhay sa Kanya, hindi po lamang tayo magiging blessing sa mga tao, kundi marami ang mga tao madadala natin sa Panginoon. Bakit po? Sa pamamagitan na tayo ay binago ng Panginoon. Naalala ko po yung story ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi po, minsan binisita siya ng mga young people ng iglesia. At sinabi ang pangalan ng Panginoon sa kanila. At hindi lang po yan, binigyan ng Biblia si Mahatma Gandhi. At sila po yung umalis na. Isang araw, naglalakad po si Mahatma Gandhi, nakita niya itong mga kabataan nangangaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon sa kanya, hindi nabubuhay ayon sa kanilang sinasabi. Minsan, nang bumisita muli kay Mahatma Gandhi, ang sabi ni Mahatma Gandhi sa kanya, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Opo, mga kaibigan, ingatan po natin ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating gawain sa Panginoon, ang ating buhay Kristiyano, at kapag ginawa po natin yan na merong katapatan sa kabila ng pagsubok at problema ng buhay, pangako ng Panginoon, Panginoon, I will also keep thee. Iingatan din naman kita sa oras ng pagsubok na darating sa mundo. Ang sinasabi po ng Psalm 37 verse 19, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Yan po ang isa pang pangako ng Panginoon. Tingnan po natin yung tatlong Hebreo lalaki. Alam po ninyo na hindi po sumunod sa ari, sa utos niya, nagtiwala sila sa Panginoon. Ano po ang ginawa po ng mga tao? Itinapon po sila sa orno nagbabaga. Alam po ninyo nang makita po ang lalaking tatlo, hindi na po tatlo, apat, kasama nila ang Panginoon. Gayun din po si Daniel. Si Daniel,
Nang nanalig po siya sa Panginoon at hindi po sumunod sa sinabi ng hari at tinapos siya sa yungib ng mga mababangis na leon. Pero anong sabi ng Panginoon? Iningatan siya ng Panginoon, nagutos na mangyari ng Panginoon, isinara ang mga bibig ng mga leon, at alam po ninyo, meron po nagsabi, ang isa sa mga leon ay ginawang ulunan pa ni Daniel. Si Elijah po, nang matawag po siya kay Jezebel, nagpunta po sa isang lugar na wala siyang makain, wala siyang mainom, pero sapagkat siya ay lingkod ng Panginoon, iningatan siya ng Panginoon, binigyan siya ng tubig, at pinadala siya ng mga pag-guide po ng mga sandwiches. Kapatid, kaibigan, harap po ninyo sa mundo ating ginagalawan ninyo. Hindi po pwedeng mamuhay ang isang tunay na lingkod, ang isang tunay na anak ng Diyos na walang pagsubok. Laging may kasamang pagsubok, may problema at kapigatian ng buhay habang tayo nagtatapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Pero sa kabila po ng mga bagay na yan, ang sabi ng Biblia, hindi po tayo iiwanan at hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi sinasabi ng Panginoon, I am with you always until the end of time. Laging kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Si Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay kasama natin. He is our provider. He is our protector. And He is our friend indeed. Anumang pagsubok, anumang problema, anumang kapigatian ang mararanasan natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, kapatid na nakikinig ngayong umaga sa salita ng Panginoon, opo, bilang isang tunay na lingkod, bilang isang tunay na Kristiyano, meron pong tatlong bagay na dapat po nating pag-ingatan sa ating buhay. Una, ingatan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, ingatan natin ang ating gawain sa Panginoon. At ang pangatlo, ingatan natin ang ating buhay Kristiyano para tayo ay makapaglingkod ng tapat sa Panginoon. Kapag ginawa po natin yan, anumang pagsubok, anumang kapigatian, anumang problema ang darating sa mundo, kailanman hindi tayo pababayaan at iiwanan ng Panginoon. Opo, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7, kung ibibigay natin ang lahat ng ating mga problema sa Kanya, Siya ang mag-iingat sa atin. At kung may karamdaman po tayo, may sakit o may pangangailangan o anuman ang kapigatian na inarap natin, magtapat po tayo sa Panginoon at kailanman hindi po tayo iiwanan Diyos. Tayo po ay manalangin ngayong oras nito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita. Naiingatan mo ang buhay namin sa mundo. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang kapigatian na darating sa amin, kailanman hindi mo kami iiwan. Lord, una, dinadalain po ang lahat ng may sakit na nakikinig ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, na padaluyan mo ang kapangyarihan
ang iyong pagkapagaling sa iyo. Sa iyong pangalan, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, inaakit po namin ang kagalingan, ang kalusugan ay kanilang tatanggapin. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga tao mayroong pangangailangan. Yung iba nangangailangan ng pananalapi, nangangailangan po na wala sila ng trabaho, nangangailangan po ng kakulangan sa kanilang kabuhayan araw-araw. Lord, You are our great provider. Punuin po ninyo ang bawat pangangailangan ng aming mga kapatid dito. Padama mo na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na may pagmamahal. May pagmamalasakit sa kanila. Kung ang mga ibon ay hindi mo pinapabayaan, lalo hindi mo sila pababayaan. Lord, ipagkaloob mo. Punuin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Gayun din po, Panginoon, dinadalain po namin yung mayroong problema, mayroong kapigatian na inaarap sa buhay. Lord, kung nanglulubay po sila, bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng katatagan, bigyan mo sila ng kapangyarihan upang maarap po nila ito at mapaglabanan nang dahil sa pangako mo, kailanman hindi mo sila iiwan. Pagpalain po, Panginoon, ang kanilang buhay. Ganyan po, Lord, pagpalain mo ang iyong salita ngayong umaga sa lahat ng nakinig at sa lahat ng nanood sa kanilang kahanan. I-bless po sila, Panginoon, ng maraming pagpapala. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan at kapangyarihan ni Jesus, hinihingi po namin ang lahat ng ito. Amen.